So sadly, aalis na si Jay and kulang na tayo ng isang tech. Good news is nakakuha tayo ng dalawang prospects. Unfortunately, isa lang yung kailangan natin. So this is the Great Hardware Sugar PC Build-Off Competition. Okay, so yung competition rules, simple lang sila. Both will be building identical builds, 13600KF and 4060Ti na system. And basically, paunahan sila and pagandahan ng build. The winner gets the job and the loser will unfortunately die. So para ma-determine kung sino yung winner, syempre meron tayong judge. And that is none other than Jay himself, yung traidor na umalis sa Hardware Sugar. So siya yung magde-determine kung sino yung pinakamaganda yung build. Siya yung magde-determine ng overall quality ng build. So hindi lang basta importante na nauna ka. Dapat maganda rin yung pagkaka-build mo. This video is brought to you by our sponsor, CDKeyOffer.com. This month of March, they will be having a March Madness sale for Windows 11 Pro and Windows 10 Pro. To avail, go to their website, click on Windows 11 Pro, and buy now. Use our code HS20 to get a 25% discount. Our sponsor, CDKeyOffer, is also offering up to 25% discount for Windows 10 Pro activation keys, as well as Office 2019 Pro. Use our code HS20 to avail. And then click on Submit Order. Choose your preferred payment method and proceed with the payment. Once payment is complete, click on User Center, and there you can see your code. And once you get your code, go to Windows 11 Activation and enter the code you just got to activate your version of Windows. So if you need safe, legit, and original software, check out cdkeyoffer.com. And so, ang question is, ano yung expectations mo and ano ba yung parang dapat na output nila or like ano yung dapat na build? Before natin sila tanggapin, meron na silang foundation. Alam na nila kung paano magsisimula kasi tatry naman sila along the way. Like make sure lang na nakakabit lahat. Yun lang naman yung basics nun eh. So tingin mo kaya kanila? Baka pag-untong ay guntong dalawang tayo. Okay, so ready na kayo? Unang matapos, tapos dapat maganda yung quality. I-judge kayo ni Jay later. Ang hindi matapos, tapos ang pangit nung build, papatayin ko mamaya dun sa likod. 3, 2, 1, go! Alright. So, ayun, nag-start ako sa paglalagay ng processor and storage, then RAM. After nun, sinunod ko na rin na i-unbox yung cooler and case para makita ko ano yung mga kailangan pang lagay doon. Then after that, isnalpa ko na yung motherboard sa case natin. Lagi yung tinitingnan ko muna yung kung compatible ba lahat ng parts. Tsaka kung mag-fit nga rin, pati yung kung tama ba yung case sa motherboard na napili. Na check ko lahat, okay naman. Tapos start na agad ako ng processor, RAM, tapos SSD. Lahat ng pwede ko ilagay sa motherboard, ilagay ko na. Then cooler, kung fit din sa height clearance. Kaya mo ba to? Sa tingin mo matatalo mo si D? Kayang-kaya daw. Ano masasabi mo dun sa comment ni Marky? Kayang-kaya ka daw? Easy yung alin? Easy tapos. Ah. Ano masasabi mo dun sa ano na yun? Si Domer case agad. Tama ba yun? Tama ba yun? So, tina-check ko lang din kung tama ang ginagawa ko since magkakaibang mounting ang proseso ng AM5 at saka Intel sockets. Tapos yun, doon ko napansin na hindi pala kakasya yung bracket ng cooler natin kaya binaklas ko uli yung motherboard. Like ilang screw yun? Ilang screw ba yun nasa? Sham. Naglagay siya ng sham na screw. Nagtanggal siya ng sham na screws.
Ngayon, nilalagay niya. Para siyang naglalagay ng topping sa pizza. 20. Ilang manual na basa mo? Sa tingin mo sa 3-year stay mo sa Hardware Sugar? Hindi ko na mabilang. Around 500, around 100. Siguro. Siguro. Oo. Ako mga app. Lahat yun puro NZXT. Ano masasabi mo sa build na yan? Napaka-solid. Gusto ko na maglaro agad dito. And... Hindi naman sa'yo yun eh. Ba't ka maglalaro dyan? Okay, benchmark. Benchmark lang. Benchmark. So, si Marky, ito na yung 9th na screw niya. Sure ka ba na wala ka nang kailangan kunin sa motherboard? Sure naman. Sure. Alright. Gano'n ka naka-confident? Dahil nagbabasa pa ng manual si ano si Domer. 8. 8 out of 1. 8 lang. Nung nilagay ko na sa case yung board, then along with the cooler, lahat na. Check naman sa PSU, pati yung routing na ng front panel cables. Kung hanggang saan siya, yun, i-measure ko na yun kung paano ko papadaanin. Yung time na kasi na yun, ang naging challenge is pabilisan build na. Ano. So, hindi na siya parang ano yung test dun. Supposedly, mas maganda kung matest mo muna ang PC before mo ilagay lahat or buksan nga. So, yun. Nalagay ko na yung board sa case. Then, chineck ko naman yung PSU, pati yung length ng cables. Kung sakto naman siya sa EPS, lahat ng cables. Kung saan ko siya ipapadaanin, ganun. Visualize ko kung paano ko papadaanin yung cables niya sa 24-pin, tsaka kung ilang cables lang yung kailangan. Since yung sa build na yun, konti lang. Kasi wala naman siyang hard drive. Kaya... mas madali siyang na-manage, pati yung una kong ginawa is front panel mismo, para hindi ka lagi malilito pag sinimulan mo na. Kasi pag sinimulan mo ng sabay-sabay, dun siya gumugulo eh. So front panels, kabit mo muna lahat, naka-route na, then PSU. Ayun. Right after naman malagay ng mga... yung EPS 24-pin, yung pinaka-last na ginawa is sa GPU cables. Yung una kong trinay yun, masyado siyang mahaba pag sa harap lang. So, trinay ko siya na pailalim sa CPU cooler kung ano maging itsura niya. Different approach lang pero nag-work naman. Then after nun, inilagay ko na yung cooler and sinimulan pag-unbox yung PSU natin. Tapos inilagay din sa case and... sinunod ang cable management hanggang matapos na yung build. So, ano yung tips mo sa mga nahihirapan na mag-ano ng front panel headers? Ayun, so, uluhin lang nila yung positioning. So, una sa dalawang taas, power LED, tapos power switch, at ang baba ay HDD LED at HDD switch or reset switch. Paano mo ito kakabisaduhin, pre? Ayan o, buo. Paano yan pag buo? Hindi ito tinuro sa school, di? So, yun ang naging issue ko yung sa pagkakabit ng CPU cooler kasi... usually, sa ibang case naman, pwede yung ganong process na mauna yung motherboard before yung cooler. Pero dito kasi sa case nung Lancol 216, yung cutouts niya sa likod, tatama dun sa lalagyan ng CPU sa likod. Kaya yung kailangan pambaklasin yung motherboard bago uli maikabit yung cooler. Yung main, yung naging issue lang siguro is, yung parang hindi mo nga na-test nga. Since wala naman na talaga yun sa yung ginagawa, yung build-off. So, pabilisan lang talaga. Tsaka, yung mahirap dun is pabilisan, then dapat maganda pa rin. So, minsan kailangan mabagal kayo pag ginagawa mo yun para maganda, tsaka sure na tama. So, yun yung parang challenge niya mismo talaga. Again, this video is brought to you by our sponsor, cdkeyoffer.com. They're currently having March Madness sale for Windows 10 Pro, Office 2019, and more. Head on to cdkoffer.com and enter our code. Use our code HS20 to get a 25% discount. Once payment is made, you'll receive the serial key on your account. Use this key on Windows activation on your Windows machine and activate. And just like that, your Windows OS is now activated. Visit cdkoffer.com to avail. I think
for productivity siya kasi malakas yung processor niya, then yung GPU niya medyo mid-range lang, 4060 Ti. I think for work purposes talaga. Build experience sa Lancol 216, maganda siyang pagbuildan kasi sobrang laki nung case, like hindi ka magkakaroon ng issue sa halimbawa maglalagay ka ng 360 AIO or makakapal na cables ng PSU, hindi siya magkaka-issue sa likod. Sa cabling, hindi ka magkaka-issue kasi yun nga, sobrang lawak na likod niya. Kahit hindi maganda pagkaka-cable manage mo, mabilis pa rin maisasara yung likod. Yung build experience sa case, talagang solid na case yun, tsaka maluwag, so sobrang dali lang mag-cable management. Yung fan hub kasi, naka-pre-route na rin siya eh. So wala ka na masyadong iintindihin pag bumuo ka dun sa case na yun. Sa build-off, sobrang... Kasi matagal ako naghanap ng kaaway eh. So, matagal ko nang gustong gawin yung ganun nga. Tapos may kasama ako na pabilis ang magbuo, tapos ganun. Ngayon ko lang dito na-try yun. Kaya sobrang nakatuwa. Ano masasabi mo sa kalaban mo si Domer? Umanda ka na, Domer, kasi... Looking forward for more build-up. tatalunin kita. So, moment of truth, congratulations, Marky, ikaw ang unang natapos. Pero, that's not the whole story. Bubuhayin muna natin yung PC niya. So, yan. Nakasetup na siya for posting. Boot na natin. Alright. Looks promising. Umiikot lahat ng fans. Tingnan natin kung magpo-post to BIOS. Oh, nag-post! Nag-post siya sa BIOS, pare! Alright, check natin yung loob. Yeah! Ayan, nag-poster siya sa BIOS. May kita niyo dito, nag-poster siya sa BIOS. Umiikot lahat ng fans. Nababasa yung dalawang RAM. Yes, 16 gigs of RAM. Yeah, so far, maganda yung cable management. Gusto ko yung attack niya dito sa PCIe. Na-notice niyo na kung dito niya kasi lalagay yun sa harap ng graphics card. Mahaba yung cable na makikita nung may kita. Unlike dito na sa likod niya pinadaan, looks clean, looks slick. Kapatay muna natin yung unit, check natin yung likod. Ayan, tignan natin cable management niya. Open natin yung side panel. Clean. Ang linis. Maganda talaga yung cable management nung case. As you can see here, ready na siya for RGB and PWM. Pero other than that, as you can see here, sa management ni Marky sa 24 pins ako sa front panel, minanage niya rin yung EPS, malinis yung pagkakatago dito. May power cable for SATA dun sa hub na nakatago rin ng maayos. Malinis. Tapos nauna pa natapos si Marky, so... Medyo nal-fully si Domer matapos. Pero hindi naman ganun ka-significant yung layo ng oras. Tingnan natin kung magpo-post. Yan. Nag-react naman yung power button. Umiikot naman yung fans. Oh! Nag-post din! Ayos. Dati mag-post sa BIOS. Pero so far, so good. Check natin yung loob. Post na yung BIOS, check natin loob, inspect natin yung mga bagay-bagay. Plug naman na maayos yung audio, front panel, nakakabit. Nakakabit naman lahat. I think all good. Yeah, malinis naman. Ayun, makikita natin yung BIOS. Nag-replica naman yung 16 gigs na RAM. So far, okay naman na yun. Okay yung temps. Maayos yung pagkakalapat ng cooler. Ito,
Okay na rin, malinis na rin, pero mas gusto ko yung atake ni Marky doon sa cable na doon yung pinadaan sa likod. Hindi mo nakikita yung length ng power cable. At check natin yung, patay mo natin yung unit, check natin yung likod. How did Domer do yung kanyang cable management? And it's also clean. It is clean. Oh. Medyo parehas yung atake nila. Like wala akong ano eh, hindi ko mapag-compete. Magkaiba sila ng style kasi yung ginawa ata ni Marky, kung makikita niyo dito. Basta din. Yung ginawa ni Marky, kung makikita niyo dito, pinagsama niya yung route ng 24 pin sa kanong front panel, which is also fine. Pero yung ginawa ni Domer dito, pinaghiwalay niya. Technically pinagsama, pero gusto ko yung alam mo yun, like nag-U-turn siya dito para mas malinis to tignan imbis na pagsamahin na lang yung dalawa totally. So malinis to, tapos nag-ikot na lang siya para yung mga papunta sa board. Magkasama sila ng 24 pin. Tapos ang ganda ng pagkaka cluster ng cables. Solid pre, solid. Yeah, so far so good. Malinis yung cables. Okay, since kailangan nang umalis ni Jay, so binigay naman niya sa amin yung kanyang verdict. And just because nauna ng very slight si Marky, and we do have to pick a winner here. Dahil nauna ng konti si Marky, siya yung ating grand winner nung first HWS build-off. Yes! Ayan, so ano masasabi mo? Sobrang sarap sa pakiramdam kasi kahit mabilisan yun, friendly ano pa rin. Then, friendly nga ba? Friendly naman. But parang nakasimakot si ano, si Dom. Di mo sure. Okay, so yun. No? So, dahil nanalo ka, ikaw yung i-hire namin na tech. Tapos, isang surprise din, you won yung 4070 Super. Thank you, sir. Makapala ko na aking GT710. Okay. Ayan. So, yun. Actually, okay na yun. Ayan, ano masasabi mo, Domer? Eddie, wow. Okay, so basically, this is all for fun lang naman. We usually do not compete here at Hardware Sugar. And of course, the build itself is only half of the battle. What wasn't shown in the video is, of course, the other half, which is the installing of software, installing of drivers, installing of updates, and the long and tedious process of testing the system. This is, of course, to ensure that once you receive the system, once we release it to you, it will be mostly issue-free. So if you want to avail our build services, you can contact us on Facebook or visit the store, and our build service fee is 2,000 pesos. However, if you do purchase the majority of your system here at Hardware Sugar, that build service fee will be waived. So I hope you had fun as much as we did here at the build-off. If you like this video, hit like, subscribe if you haven't already, visit our physical store here at Chino Roses, Makati. Join us on our Discord server, follow us on FB and IG. See you on the next video.